Bangus na pinangat sa kamatis. Paki-comment na lang kung ano sa English 'yon. Tara, let's go. Hiwain na natin yung sibuyas, yung hiwang panggisa lang. Hiwain na natin yung kamatis. Kahit paanong hiwa gusto nyo, okay lang. Dudurugi naman natin yan. Tapos, mas maraming kamatis, mas maganda. Kunin na natin yung boneless bangus belly. Ang brand nga pala nito ay Sarangani Bay. Tapos hatiin lang natin siya into 8 pieces. Simulan na natin yung paggisa. Sibuyas muna. Kapag naaamoy niyo na yung sibuyas, sunod na natin gisahin yung kamatis. Lalagyan natin kaagad yan ng asin. Tutulong yan para madurog kaagad natin yung kamatis. Tapos haluin na natin yan. Mahalaga na gumamit kayo ng matigas sa sandok, gaya nung sa akin, yung wooden spatula, para madurog nyo ng mas madali yung kamatis. So tuloy-tuloy lang ang gisa hanggang sa madurog yung kamatis. Timplahan na rin natin yan ng paminta. Tapos isunod na rin natin yung butter. Gamit tayo ng butter dito para mas maging malinamnam yung ating ulam. Tuloy-tuloy lang sa paghalo at paggisa hanggang sa madurog na yung kamatis. Kapag durog na yung kamatis, ilagay na natin yung ating bangus. Ayusin lang natin para pantay-pantay yung iluto. Pagkatapos, lagay na natin ng tubig. Huwag masyadong maraming tubig para maging malasa yung ating sabaw. Siyempre, titimplahan natin yan ng patis. Tapos tatakpan na natin yan, papakuluan natin hanggang sa maluto. Madali lang, di ba? Kitams, luto na yan. Napakadaling iluto nito pero napakasarap pag tama yung pagkakaluto. Kaya plating na natin yan. Kuha na tayo ng bowl. Tapos lagay tayo ng 2 piraso ng ating bangus. Tapos syempre ilalagyan natin yan ng sabaw. Salamat sa mga nanood hanggang sa part na to. At kung na-enjoy nyo ang panonood, please pakilike ang video. At kung hindi pa kayo nagfa-follow sa akin sa Facebook, pakifollow na po ako. At pwede rin kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel na Jong Well Done, kung saan makikita nyo rin ang aking mga luto. At syempre, please pakishare po ang video para marami pa ang makakita nitong ating recipe. Tikman na natin yung ating niluto. Lagyan natin ng sabaw yung kanin. Tapos kuha tayo ng isda. Kuha na rin tayo ng kaunting kamatis para masarap. Tapos tikman na natin yan. Yun, ang sarap. Thanks for watching, guys!